Magandang umaga po mga ka-agri. Muli ako nga pala si Raymond Zambrano at welcome po sa ating YouTube channel. So ngayong araw ay mapapansin nyo mga ka-agri, nandito po tayo sa ating maisan ngayon at makikita nyo yung mga mais po ay butas-butas na yung kanyang mga dahon. So ito. Yan. So ito po ay dulot ng peste, ng isa sa pinakamapaminsalang peste na umaatake sa ating maisan, ang tinatawag po na fall army worm. Okay. So ngayon aalamin natin, so ano nga ba ang fall army worm? Bakit ganito siya kapaminsala sa ating mga mais? Dati naman hindi naman ganito kapaminsala ang pesting ito. At bakit ngayon ay halos problema na ng ating mga farmers ang pesting ito? Okay, aalamin natin ano ang fall army worm at ano ba ang pinsalang na idudulot nito sa ating maisan at paano ba natin mapupuksang peste na tinatawag nating fall army worm. Okay, mga ka-agri, kung gusto mo po yung ating topic ngayong araw, ay huwag mo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell. Okay, mga ka-agri, ito po yung ating mais. So, makikita nyo. Yan. Halos lahat na ng dahon ay butas-butas na. Ayan. So ganito, pag ganitong butas-butas na, ibig sabihin malalaki na yung mga uod. So kapag malalaki na yung mga uod, mahirap na po itong mapatay. Usually nasa loob na po sila. So ito. Ayan. So ang tawag po sa pesting ito ay fall army worm. So usually meron po siyang papaway sa bandang ulo. Okay. So ang fall army worm po kasi ay isa pong peste na hindi naman galing dito sa ating bansa. Usually galing po ito sa ibang bansa na pumunta lang po dito sa atin at napakabilis po nilang magkaroon ng resistant sa ating pong mga mais. So sir, kung magtingin ka nga po ng pan uod, ito yan sa, usually sa may talbos, ito na yan sa talbos, yan sa gitna yan. So yan yung mga yun. Sige. Okay mga ka-agri, usually ito yung mga fall army worm. So makikita nyo, meron siyang apat na tuldok. Ayan. At meron din siyang pa-letter Y. So ito yung fall army worm. Ayan. Okay mga ka-agri, ang mga fall army worm, mapapansin nyo, sa isang mais, meron lamang isang uod. Yung mga kasama niya pong uod ay kinakain niya. So isa lang ang mabubuhay dito, isa lang yung matitirang uod sa isang puno ng mais. Kasi yung mga kapatid niya or mga kasama niyang fall army worm ay kakainin niya hanggang isa lang po yung matitira. Yan. So usually yung mga fall army worm sa isang gabi, kaya nilang base sa aking research ay kaya po nilang lumipad ng hanggang 6 kilometers sa isang gabi. Malayo po yung kanilang mapupuntan sa isang gabi. So kaya nilang lumipad ng up to 6 kilometers. Okay. So kung mapapansin nyo rin dito sa tabi, so yan, meron ng bunga at bulaklak yung mga mais. So dito rin sa kabila. Yan. Late planting kasi itong mais na ito. So kasi pag late planting, usually so lilipat yung mga pesting na mga nahuling natanan. So yan. Okay mga ka-agree, so suggest ko na lang po sa inyo para po maiwasan din ang masyadong malalang tama po ng ganitong klaseng insekto o fall army worm sa ating maisan, ay mas mainam po na sumabay tayo sa taniman. So tulad po nito, makikita dito sa kabila na yung mais naman po dito sa kabila ay malalaki na at meron na pong bunga dito rin sa kanyang katabi. Both sa parehas po na katabi ay meron na rin bunga.
Kaya ang nangyari, mas matindi po yung tama sa mga mais dahil yung mga ito na lang po yung pagkakainan nila na bata pa. Yan. Okay mga ka-agree, ngayon tuturuan ko kayo kung ano ba yung best timing para mag-spray po tayo sa pesting insectong fall armyworm. So ito, mapapansin nyo mga ka-agree, meron pa lang mga maliliit na tuklap dito at mga butas-butas. Ito pong maliliit na tuklap dito, ang kumain po dito ay mga maliliit pa lang or bagong pisa na fall armyworm. Pag malalaki na po sila, ganito na po yung magiging itsura, mga butas-butas na po, mga ganito. So meaning, ang best timing po para mag-spray tayo ng insecticide ay ang kapag ganito na po, meron na po tayong nakitang ganito, mga half inch na tama, doon na po yung best timing na mag-spray na po tayo ng insecticide, kasi maliliit pa lang po yung mga fall armyworm. Mas madali po silang mamamatay kapag maliliit. Pero kapag malalaki na po, kung mapapansin nyo sa mga nakaranas na, ay halos hindi na sila naapektuhan kasi malalaki na po sila. Kaya mga ka-agree, kung gusto nyo po na makontrol ang fall armyworm, so mag-spray po tayo ng insecticide kapag meron na pong tama na ganitong tuklap-tuklap at early stage, usually mga nasa 10 days to 20 days after planting, 10 days to 20 days ang usually after planting. So yun na po yung mag-spray tayo ng insecticide. So ano nga ba yung mga insecticide na pwede po natin gamitin? So ito po yung mga insecticide na yan, yung mga okay, yun lamang po mga ka-agree. Kung nagustuhan nyo po yung ating topic ngayong araw at marami po kayong natutunan, ay huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Yun lamang po mga ka-agree. Hanggang sa muli. Maraming salamat.